Secretary Silvestre Bellio ng Department of Labor and Employment. Secretary, magandang umaga po. Kabayan Noli, magandang umaga po. Ay sabi ng mga taga... Ano ito? Anong kanyon? Yung food service, ha? Yung food panda. Oo. Hindi raw naman totoo na natapos na ang problema nila. Yung palang sinasabi niyong bumalik na, ito pala yung sabi ng mga player, mga sip-sip sa management. Ewan ko, Kabayan Noli, pero ang alam ko kasi, merong mga 2,500 riders ng food panda. Okay. Ngayon, ang naiiwan na lamang po ay 36. Ngayong araw na ito, mag-uusap din ang food panda kasama ang yung mga 36 yun, yung unresolved pa, at yung aming in charge doon sa Davao City. Kala ko July 26 pa, mag-uusap daw. Mag-uusap ngayong umaga po. Hindi, July 26? Opo, ngayon. Ngayon po. Ngayon. Ano ba ngayon? Ano? Ang alam ko ngayon eh. Pero ano bang araw ngayon? Kasi na-interview namin kahapon. Baka 26 nga po. Opo. 26 pa. Anong pag-uusapan mo doon? Yung kanilang hinaing po, kasi tatlo po ang hinaing nila eh, yung una tungkol sa yung proseso. Lumitrahe ba? Yung una, sinisingil sila ng business permit fee. Pero yon hindi naman gawa ng food panda yon. Merong ganyan ordinansya sa Davao City. Ngayon, i-recommend daw ng food panda na sa halip na business permit ang i-require sa mga riders, occupational permit na lang. Business ganun. Permit sa mga riders? Merong ordinansya ganun, Kabayan Noli. Ano ba gaya? Hindi naman ang food panda ang may kagagawan noon. Ayun. Yun namang tungkol sa application. Individual sila, di ba? Freelancer sila, paano mga business permit? Yun nga po eh, ordinansya nga po yun. Wala po magagawa doon, no? May ordinansya. Kaya nga, ang sabi ng food panda, makikiusap daw sila sa city council na kung maaari, yung business permit, gawin na lang occupational permit. Ayun. Dami ng mga permit-permit, ano? pag-usapan din yung pagsukat sa kilometrahe. Per kilometer pala ang kanilang kuan, ang kanilang kinikita. Opo, at saka yun ding yung sino ang i-assign ganun. Mayroong mga tinatawag na outboarding ganun. No, alam mo kasi Kabayan Noli, napakabagong ito labor relation. Apat ang involved na parties dito. Hindi kagaya ng ordinary employment-employee relationship. Ang kinapag-usapan lang, yung employee at saka employer. Ngayon dito, ang food panda, ang food panda, ang rider, yung customer. Customer. Ano isa? Yung food panda, customer. Rider, customer. Rider, saka yung apat. May pang-apat dyan eh. Pang-apat. Titignan ko mamaya sa notes ko. Yung food panda, rider, at saka customer. Yung pagsukat sa kilometrahe, mahirap yata sukatin ho yun? Yung nga po eh. Kaya nga, gumagawa kami kahapon po, Kabayan Noli, maliwala ka. Apat na oras kami, kausap ko yan mga senior officials namin kasi gagawa kami sana ng guidance o advisory kung paano ang patakaran nitong klaseng negosyo. Kasi hindi mo malaman kung sino yung employer eh. Sino bang employer? Sino ang employee? Sa buong mundo, at tingnan mo Kabayan Noli, merong kalimbawa sa Amerika, ang sabi nila yung mga riders, employee. Meron din kagaya ng France, kagaya ng Spain, kagaya ng Germany. Hindi yan mga employee. Sabi lang, contractors yan. Contractual. Bagong sistema ito ngayon dito at gagawa kami talaga ng advisory or guidance para matiyak natin maayos. Kasi Secretary, hindi lang naman food panda siguro may ganyang problema. Baka tama ang Grab, ano pa ba? Madami yan eh. Lalamove. Nakikita ko sa daan. Meron pa mga bago eh.
Pero may mga marami po, in fact, pero ang pinakamarami dyan talaga ang Grab. Oo, oh, Grab, yan, yan. Ay, oh. Ang Grab ba, ayos ba sila? Ayun, siguro oh, malaman natin, hindi lang Food Panda. So, ang inyong magiging gagawin dyan pagbabago kung sakasakali o batayan, eh hindi opa lang Food Panda ang makikinabang. Ay, hindi po. Lahat yeah na lang itong ano, itong ganitong klaseng negosyo. Correct. Oo, kasi napakarami yan eh, kabayan ulit. Ay, damo. Then, kahapon nga, kadamo, may nagsabi sa akin na without my knowing it, may mag-order ng pagkain. No, oh, hindi ko alam. Basta sabihin, oh, through Facebook, order lang kita ng pagkain, hindi deliver sa'yo. Ganun. E paano kung ayaw po? Ganun. At saka sino magbabayad? Oh, sino magbabayad? Ay, mukhang yung rider ang nagbabayad. Oo nga. Kaya nga yung ang ayusin namin kabayan. Oh, oh. At ang sabi ko sa amin, ang take-home pay nila, ang take-home pay nila, eh, kumikita ro sila ng 200, pero may minus pa doon. Yung gasolina, yung pagkain nila, kaya ang take-home pay nila ay less than 200 pesos. Akalaan nyo, kinikita sa isang araw. Tapos, wala silang insurance. Ha? Di, oh, may insurance sila, pero wala silang papel na hawak. Tama ka dyan, kabayan Noli. Kaya yun din ang aming pag-usapan. Sino magbabayad ng kanilang insurance premium? Yun. Cebuana, Lueler daw sila insured. Oo. Pero wala silang hawak. Wala silang hawak. Opo, at sino ba magbabayad doon sa pag-ibig nila? Yung PhilHealth nila, ganun. Dapat, may mga ganun. Very, oh, ano, marami very, pala, no? Very noble itong situation. Oo, oh, oh, mabigat pala yan. Sino ba ang employee at sino ang employer? Kasi ang employer, to be able to determine kung merong employee-employer relationship, i-determine mo sino nag-hire. Sino ang magbayad ng sweldo? Oh. Sino ang may control sa trabaho? Oh. 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 Kasi sa ngayon, yung rider, hindi mo na mapilit kung ayaw eh. Oo. Sa bagay, kung nga freelancer sila eh. Oo. Kaya ito, talagang medyo marami kami pag-aaralan. Oo, pero bago namin sila naman, i-re-refer namin ito sa Tripartite Council. Imbitahin namin para sana bilis-bilisan natin, Secretary, dahil kawawa naman itong mga ito. Delikado pa ang kanilang buhay. Akala ko nga, kabayan Noli, mapapalabas namin ngayon, pero... Hindi, oo. As of yesterday ng 5 o'clock, after 4 hours, hindi pa kami nakapag-decide kung ano yung lalabas namin. Tama yun. Hindi, talaga mahirap po yan. Talaga mahirap.